A meeting of minds with one purpose, to be subversive. We drive verses of convergence of lyrical merchants. Collaborations with Picasso, paint wordscapes, literary masterpieces. Create a stroke of genius, portray society with all its profanity. Embrace humanity and let God preserve my sanity. But in reality, we gotta learn how to love ourselves. It doesn't really matter which way the cards are dealt. Life is a school of hard knocks, it's full of lessons. You win some, you lose some, but don't forget to count your blessings. Hello mga kauso and welcome back to my channel. Magandang araw sa inyong lahat at ngayong araw ay tatalakayin natin ang request ng ating isang kauso na si Ate Ana Lumitaw. Ito ang kanyang channel and subscribe nyo lang kayo sa kanya and hit the notification bell at siguraduhin nyo na bago nyo panoorin yung mga video niya is nakakain na kayo kasi gugutumin kayo sa mga video ni Ate Ana kasi yung mga video ni Ate Ana is tungkol sa pagkain. Wow! Sa mga cake. Shoutout kay Ate Ana Lumitaw. At ito yung kanyang request. Kung usapang break time. At simulan na natin. Baka simulan pa lang iba. Number one natin mga kauso is ang daybreak. Bakit daycare break time mga kaoso? Naalala ko kasi mga kaoso yung nag-aaral pa ako dyan sa daycare sa amin, sa lugar namin. Yung break time namin dyan mga kaoso is hindi tungkol sa pagkain. Ang break time namin dyan mga kaoso is puro paglalaro. No? Yun ang pinakapagkain namin. So, nabubusog kami sa paglalaro lang. Kasi ang daycare sa amin is malapit lang sa mga bahay namin. Lahat na mag-aaral doon is nakatira lang doon sa buong compound ng lugar namin. So, pag nag-aral ka doon, lalakarin mo lang yung bahay mo. Totally, likod lang ng... Ito yung school, ito yung bahay namin. Likod lang. Ang tinatagal namin dito mga kaoso sa school namin, sa daycare is 2 hours lang naman. Kaya kahit hindi ka kumain, hindi ka magugutom kasi makauwi ka rin naman kaagad. Pwede ka pang umuwi sa bahay nyo pag oras ng break time. Ay, ito pala. Ito yung mga kaoso yung naramdaman ko yung school year na to. Itong daycare. Ito yung fresh pa sa memory ko eh. Kasi, yung daycare ako is masaya siyang pakiramdam kasi ito yung unang pasok mo sa school. Tapos dito na yung naglalaro kayo. Marami kang magiging kaibigan. Yung mga nagiging kaibigan ko dito mga kaoso, mga kabarangay lang din namin. Yung mga panahon na bata pa tayo, wala tayong problema eh. Kahit ano mangyari sa mundo natin, hindi natin napansin. Kasi bata ka nga. At yun ang break time namin noong daycare. Ang next natin mga kaoso is LM break. Itong LM break mga kaoso, ito yung elementary break time. Na kung saan mga kaoso, mas marami ako dito ginagawa. Yung buhay ko mga kaoso nung elementary break time namin. Kapag break time niyan mga kaoso is marami na akong mas kasama. Pero ito mga kaoso is, batuhan na lang ng jokes. Naglalaro pa rin kayo pero hindi na siya ganun ka-active. Kasi ako mga kaoso, maaga ako nag-matured sa paglalaro eh. Badminton, chess, ganyan. So, pag break time na kami mga kaoso, sabay mga tropa. Puro joke time niya, puro tawanan na lang eh. Karamihan sa mga kasabay ko sa break time mga kaoso, pag elementary ka, is mga taga sa amin lang din kasi ito ay sa Olongapo City Elementary School o sa OSES. Sa OSES mga kaoso, dito yung mga tropa ko sa Purok 1 sa amin is lahat yun naging kaklase ko sa elementary. Yun, dito ka rin makakatagpo sa break time ng yung mga elementary crush mo, is nakakasabay ko rin kumain. Yung pagkasabay mo silang kumain mga kaoso, yung higup mo ng panjam is parang binabagalan mo para bumagal yung kasi ang babae feminine yan gumalaw eh yung ang lalaki diba pag gumalaw tapos alis na pag crush mo yung kaharap mo papagalan mo syempre ako mga kaoso literal akong
bata pa lang ako, may style na ako sa babae. So hindi ko naman sinasabing magaling ako sa babae, pero ano, may style lang. Dumating pa sa point, mga kauso, na ito yung pinakamakulit na ano, na karanasan ko nung elementary. Kasi mga kauso, nung elementary ako, nagkaroon kami, mga kauso, ng tipagpupulong-pulong ng mga klase ko. At ngayon, nagbuo kami ng organisasyon. Pero organisasyon. At itong text pero, mga kauso, ginagawa namin to tuwing break time. So, nag-iba na yung ano namin. Nag-iba na yung way of life ng break time namin. Ngayon, mga kauso, pag break time namin, yung mga kauso, nagte-text pera kami yan. Ang ano niyan, ang text pera niyan dati is, ano, sa room namin ginagawa. Siyasara lang namin yung room. And then, kasi ang room, ano eh, mahirap siyang buksan eh. Pag binubuksan mo siya, is kulang ba? So, matatago mo ba yung mga pera, yung mga text na, kung ano man yan yung rayaan nyo. At dumarating dito sa point, mga kauso, na hindi ka na nabubusog eh, kasi susubo ka, tapos titira ka, susubo ka, titira. Ngayon, mga kauso, lumala pa to kasi nahuli pa kami. Nakakabanan yung break time, nagtitext kami. Nahuli kami sa room. Tapos sinabihan na kami ang teacher namin. Shoutout doon sa teacher namin, napakabait nun. Hindi ko na lang papangalanan, pero teacher ko siya in grade 3. No? Pero papalad mo ito ng shoutout. Yung teacher namin, napakabait kasi hindi niya kami nireport sa office o sa principal kasi parang niya na daw kami nanak. So ang pinagbawalan niya na lang kami at sabi niya magte-text kayong ganyan doon na lang sa inyo o doon sa last time na namin kasi yun. Sobrang naging wisyo na namin na adik na rin kami sa text pera kasi nga pwede kang manalo ng 50. Dadagdaga yung allowance mo eh. Ngayon, mga kauso, nag-ronda kami sa buong school. Nag-ronda kami sa buong school. Kung saan doon pwede kami pumwesto. May na ano kami, banda dito eh, sa may tangke. May tangke yun eh. Tapos dito, bakod. Tapos dito kami pumwesto. So, tago na kami. Expera kami pag break time. Ganun pa rin. Text pera, may tapos kakain ka. Ngayon, mga kauso, naging wish ko na to simula grade 3 hanggang umabot ako ng grade 6. Kasi, ano ka na siya, naging totally, mas lumakas pa nitong nag grade 6 kami kasi ano eh, smuggling na yun ta. parang naging smuggler na ako dito kasi ako na yung pasimuko, no? Kung dati, pasali-sali lang, pabakas-bakas, saibet, kung tawagin nila saibet. Ngayon is mga kauso, ako na yung nagpapasama nila yung pamamanakad ko kasi walang tax, walang pondo, no? walang mga kantas, walang tong. Magaling kang kapal ka. Dumating sa point na, siyempre, wala na malihin na hindi nabubunyag. Yung principal namin, nalaman niya na sa likod ng school namin, nung elementary kami, is may nagaganap na, ano, na text pera operation. Magaling kang kupal ka. No? May nagaganap na text pera doon na malaki yan na, grade 6 na eh. Mga siguro 100 na nakapalalunan dyan. So, nahuli kami doon. Doon nanganib yung school days ko. Kasi, eto mga kauso, ano eh, hindi mo na siya pwede pakiusapin yung principal na basta-basta eh. Ngayon, mga kauso, isang damuka na naman na project ako. Isang damuka na project na naman yung pinano sa akin para makapasa lang ako. And dahil yung mama ko is, ang hangarin na magulang ko sa akin is, ano, dunadwit ako ng elementary. Ginawa niya lahat para mapunan yung project ko. At yun, nakapasa pa rin naman ako. Yun yung break time namin nung expera. Eto naman, mga kaoso, yung high break. Ano yung high break, mga kaoso? Eto yung high school break time naman. Dito, mga kaoso, yung pumapasok yung mas malayo pa yung nasasakupan.
ng break time ko. Mas malaki pa nga yung oras na nialaan ko sa break time kaysa dun sa pag-aaral. Kasi kung bakit malayong nasasakupan dahil natuto na rin akong bumakod. Kung dati, kwento ko kanina, ako yung promotor. Ngayon, mga kauso, mas matitindi pa pala. Nung high school sa amin, mga kauso, sa Olongapo City National High School, yan sa May Jackson. Sinubukan ko bumakod, nakayaan ako bumakod. And then, naging everyday routine ko na siya sa school. Kada break time, mabakod, gano'n. Tapos minsan, hindi na ako bumabalik sa school eh. Minsan, sa computer shop, dyan ako natatagpuan ng mga barkada ko. Boardwalk, sa may SBMA. Minsan, sa oval sa amin, dun sa malapit sa school namin. Una, sa computer shop. Kasi, may tropa ako na may shota siyang bakla sa computer shop. Ngayon, libre kami dun. So, yun, nagkahiwalay sila ng shota niyang bakla ng barkada namin. Nawala na yung scholarship namin sa computer shop. Oval naman kami sa oval. Yung oval, mga kauso, para sa Remy Field na kung saan may mga nagja-jogging, may mga gumagawa ng activities tulad ng basketball, volleyball, soccer, ganun. Basta ganun ang itsura niya. Tapos doon kami nakatambay sa mga hagdan doon pataas. Doon kami nagbe-break time, no? Minsan din na nga kami bumabalik sa school. At ngayon, mga kaoso, kapag nandun kami sa oval, lahat ang mga tropa namin dun is ano, mandalas may nagsusuntukan, no? Masarap dati manood ng mga ganyan, no? Pero parang ngayon, parang pag nakakita ka ng ganyan, gusto mo nang awatin kasi ano ka na nga eh, matured ka na nga. Minsan pag break time pa namin, mga kaoso, pag hindi kami lumalabas ng school, pag hindi kami bumabakod, may tatabog kami sa school namin na ano, Jologs. Sa Jologs, mga kaoso, canteen yun. Hindi nga lang uso dati, mga kaoso, yung mga social media, FB, ganyan. Meron lang dati siguro YouTube, pero hindi pa nila alam na mag-download sa YouTube. Wala pa masyadong nakakaalam. Sa Olongapo, kasi kung meron nga ng camera na may cellphone. Kasi sa Olongapo, uso na nun yung may camera na cellphone, kaso yung iba kasi hindi afford yung mga katulad namin. Kasi public eh. Public nga eh. Kaya pinag-aral ka sa public kasi wala masyadong ano. So mga kaoso, pag nagkatambay kami nun, lagi may away, lagi may gulo. Hindi na kayang ano eh, hindi na kayang sakupin nung mga guard kasi kadalasan sila yung napapahamak. Minsan may nasasaksak na guard. May guard nga dun sa amin na kwento-kwentuhan lang. Hindi ko alam, chismis lang din eh. Pero hindi ako marites ah. Hindi, chismis lang sa amin na ano na, yung guard daw na yun is marami daw saksak dito sa ano. Hindi ko pa naman nakikita pero mahirap hindi maniwala kasi nung panahon pa daw talaga magulo na dun. Kaso yun, namulat naman ako sa lugar na magulo kaya okay lang din. So, kung meron ng talagang camera, digicam, or ano, maganda sana yung i-content. Yung, walang dito tayo ngayon sa, ano, sa Jackson. Yan pong may nagsasaksakan. Tapos i-close up mo yung saksak dito. Tapos, meron din kami tinatambayan doon sa Birdwalk. Ang Birdwalk sa amin, mga kaoso, sa SBMA. Ano yun, mga kaoso, dagat. No? Libre lang doon tumambay, walang bayad entrance. Wala lang, nakatambay lang kami habang nangiinom. Sarap ng mga ano, yung mga kwentuhan namin doon na hindi ko na rin maalala kung ano-ano yun. Pero sigurado ako, karamihan sa mga kwentuhan namin nung kami nagbe-break time is puro kalokohan yun. For natin, mga kaoso, is ang Collie Break. Ang Collie Break, mga kaoso, is ano to, short term ng college break. Ang college break kasi medyo seryosohan na to, mga kaoso. Medyo hindi to tobi-tobiro na. Kasi nung college ako, mga kaoso, ay doon na lang ako sa room talaga nag-break time. Kasi nagustuhan ko tong room na to kasi may aircon siya, no? May internet din siya. Meron siyang pwede kang mag-online, maghapon. Meron na itong Facebook.
panahon na to. Hindi yun mga kauso sa oras ng klase. Pag sa oras ng klase, ang pinag-uusapan natin ngayon, break time. Pag break time namin mga kauso, maghapon yun. Facebook lang yun. Pag wala kami ginagawa, pag walang prop, Facebook lahat yun. Ang school namin mga kauso ay sa Berhel de Los Remedios College ng Olonga po. Which is sa mga panahon ngayon, wala na siya. Hindi na nag-i-exist kasi binuwag na yung Berhel de Los Remedios College kasi ginawa na siya sa St. Joseph. Ang course ko nun mga kauso is Comtech. So pag Comtech ka, kadalasan computer. Kaya computer ang hawak ko nun. Kasi kadahilanan lang na yung magulang ko at saka yung mga ate ko is nagkasundo na Comtech na lang kasi. So ang gusto ko sana mga kauso is gantong course. So hindi nangyari yan dahil kapos kami sa pera kasi mahirap lang kami. Naisip nila na kaysa mag-computer ako, maglako at siya, mag-escape. Hindi naman nangyari kasi nga, computer yun eh. Yung break tayo mag-focusin mga kauso. I-focus mo sa sarili mo lagi pag-aaral kasi mahalaga yan. Isa yung armas na kahit sinong makalaban mo sa haman ng buhay o anong makalaban mo sa haman ng buhay kaya mo anin yan, kaya mo kalabanin. Okay mga kauso, proceed tayo dun sa next na natin dito sa cons break. Ano ba ang cons break? Ito ang short term word ng construction break time. Ang construction break na yung mga kauso, ito na talaga yung naging trabaho ko nung umpisa pa lang na nagtrabaho kasi itong construction break time, ito yung ano, yung kung saan ka sasalpak. Minsan nasa building ka, minsan nasa scaffold ka, nag-break time. Minsan nasa bubong, minsan nasa kalsada, minsan nasa sasahig, o kung saan-saan na, basta may silong lang kayo ng papal, pwede na. Dito ko na ano, nakilala yung mga taong ano, nakasama ko na sobrang simple lang ng buhay. Pero pag break time namin, like, basta pang break time eh. Pag break time namin mga kauso, halimo talaga yung mga ano, hindi lang bandihado eh, ng kanin eh. Masasabi natin parang rice cooker, hindi. Hindi lang rice cooker, parang siyang, parang batcha na, or parang planggana na. Parang planggana na yung lagayan ng baunan. Masaya naman yung mga kauso kasi masaya yung mga kasama mo. Masaya kayong nagsasama-sama kumain. Kung mag-aaral ka ng mabuti, is di mo na abutin yung gantong sitwasyon. No? Baka sa office ka na lang kumakain, basic na. Sobrang dami talagang kanin nila mga kauso. Mas marami pa ngayong kanin nila siguro kaysa yung pinapala namin ng mga buhangin dun. Ang six natin mga kauso is ang prod break. Ang prod break ay short term na production break. Ito na yung production operator. Mag-break time ka, tapos pipila ka kung wala kang baon. So ang recommend ko sa inyo, magbaon na lang kayo. Huwag na kayong pumila na napakahaba-habang pila na yan. Waste na sa time. Tapos may oras lang kasi yung minsan 30 minutes, 1 hour. Kaya huwag mo sayangin, ikain mo siya kasi mahalaga yun para may lakas ka. Pero mga kauso, meron din kasing tiyatawag na meal allowance. No? Ang meal allowance mga kauso, ginagamit ito. Ano, para nakalagay lang to sa ID mo. Ginagamit lang yun mga kauso pero pambili mo ng pagkain. No? Sagot lahat yan ng company. Yun mga kauso, ang ginagawa kong technique niya, nagbabaon ako. No? Ako kasi mga kauso, ang technique ko dyan, pag may meal allowance ako, is iniipon ko yan kasi naiipon yan na eh. Kada araw, kunwari kada araw, meron kang 25 pesos. 25 pesos times 5. Kung gusto mo hanggang Biyernes, ipunin mo yan. Bibili ko yan ng ice cream, pasalubong sa anak ko. No? Para naman makabawi ako dun sa mag-in ako na pinapagandaan ako ng almusal. Araw-araw, almusal, baon. Technical, pag break time, pag sa production. Jowa break.
Kapag hindi na kaya, talagang hindi na mapipix o hindi na nasasakal na siya, ayaw niya na, nagsasawa na, o baka naman may kasalanan ka, tanggapin mo na na it's time to break time. Break. It's break time. At yun mga kaoso, is break time content right now. Sana nagustuhan nyo mga kaoso ang ating content today. At kung nagustuhan nyo nga, huwag nyo kalimutan mag-like, comment, and mag-subscribe sa ating channel. And hit the notification bell para updated ka na kung may mga latest upload tayo o may mga kaganapan, ganyan.